Blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite Page. God is good all the time. God is good all the time. Yes, Lord. God is good all the time. God is good all the time. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. God is good all the time and all the time. God is good. Good evening po sa ating lahat, mga kapatid. Mapagpalang gabi sa inyo. At yan, welcome na welcome po kayo sa ating OPM, our online prayer meeting here at Jesus Comfy Cavite Page. Ako nga pala si Brother JB, Mondays to Fridays, ang gawain ng ating Panginoon. 7 p.m. hanggang 8 p.m. lamang tayo. Kaya yan, maraming salamat sa mga early viewers natin. Yan, si Mami Ading, Ninang Nida, good evening po. Sister George, good evening po. Sister Mary Joy Padjo, Brother Johnny, Sister Minerva, Sister Melody, sa Padjo family, good evening po sa inyo dyan sa Naik, Sister Engracia Omori, Sister Gurley, Sister V. Johans, good evening po sa inyong lahat dyan. Brother Henry, good evening po dyan sa Tondo, Manila. At yan, sa ating mga kapatid dyan sa Lancaster, good evening. Brother Francis, Sister Cheng. At yan, Daddy Frank, thank you Lord. Yan, Sister Montoya Michelle, Brother Dan, congratulations. Bagong promote niyang ating kapatid na yan. Sister Venus Crystal, good evening po. At yan, Brother Richmond Cuenca, happy birthday sa'yo kapatid. Sister Audrey Cheng, Abby Cheng, Brother Paulo, good evening. Sherry Dan, thank you Lord. At yan mga kapatid, huwag nating kalimutan na maging part ng digital evangelism. I-share natin itong live video na to. Pakipindot dyan yung share button sa bandang kaliwa. At yan, thank you Lord. Right post at post. Yan, kung na-share mo na kapatid, pakitype naman dyan. Share dan. Thank you Lord. Si Lord na magpapalat, magbabalik sa'yo ng siksikliglig at umaapaw. Yan, Sister Lola, Sister Ruth, good evening po sa inyong lahat dyan. Brother Reggie, Sister Patricia, thank you Lord. Pastor Roban, good evening po. Sister Isabel, si Brother Amado Gohel, good evening din po. Sister Jelay Hopia, good evening po sa inyong lahat dyan, sa inyong family. Yan, Tito Willie, Tita Gina, Brother Jomel, Stephanie Ocampo, yan, sa mga bata dyan, good evening po. Yan, thank you Lord. Mama Ningning, Papa John John, Kuya Ibet, Kuya Toto, at Kuya Oscar Persiga, good evening po sa inyong lahat dyan. Salamat sa Panginoon. Sister Ria Quaresma, good evening po. Sister Maricel, si Brother Huge, Brother Yuma, thank you Lord. Salamat sa Panginoon. At yan mga kapatid, maya-maya, bati uli tayo. Pero bago ang lahat, manalangin muna tayo sa ating Panginoon na buhay. Thank you Jesus, hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus, hallelujah. Ama naming Diyos sa langit na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabi na ito. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na kami ay naririto sa iyong harapan, dumudulog sa iyong makapangyarihang trono. Panginoon, salamat sa grasya mo. Salamat sa pabor at nakahabol kami, Panginoon. Salamat, Lord, dahil nakauwi na yung mga kapatid namin, Lord. Salamat at nakapasok na sila dito sa OPM na iyong gawain. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatid namin na wala pa ngayon, patuloy na hinahawi mo ang mga daraanan nila, Panginoon. Dalangin din namin ang malakas na internet connection para sa kanila, mapadata man yan, Panginoon. At lalong-lalo na yung connection namin sa iyo, palakasin mo, Panginoon. Lukuban mo kami, Panginoon, ngayong gabi ng iyong banal na dugo. Alisin mo po ang lahat ng mga distraction sa aming mga puso at isipan, lalo na sa aming mga paligid. Bigyan mo kami ng puso na laging handang sumunod, puso na magpo-focus lamang sa iyo, Panginoon, at makikinig kami sa iyong mga salita, Panginoon. Puspusin mo din po kami ngayong gabi, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na spirito, Panginoon. Mangusap ka, mangaral at magturo, Panginoon. Ipaintindi mo sa amin ang mga salita mo, Panginoon. By the grace of God, Panginoon, maiintindihan namin ito. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Salamat sa pabor. Salamat, Panginoon, sa tagumpay. Salamat din po sa kagalingan, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa bawat isa. At lahat ng ito ay tinatanggap, ibinabalik namin sa iyo.
lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat. Tumutugon ang ating Diyos sa ating mga panalangin. Kaya yan, good evening po ulit sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat sa inyo. Kung bago ka pa lamang dito sa OPM ng ating Panginoon, huwag na huwag kang maihihiya, kapatid. Napakitype dyan ang new blessing. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Salamat din sa Panginoon sa ating Brother Marlon Fornelos Carmolet, Nico Garcia. Good evening sa inyo dyan sa Sapote. At yan, sa ating mga kapatid din sa Japan. Konbawa po sa inyo, Sister Kylie Jenner, Sister Tess Gomez. Yan. Thank you, Lord. Sister Ethel, thank you, Lord, sa inyong lahat dyan. Daddy Steve Reynolds, good evening. Salamat sa inyo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Daddy Renny, Daddy Long, Mami Adriana Rusit. Yan. Thank you, Lord. Kuya RJ, Ish, Born Mark. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Yan. Thank you, Lord. At yan, mga kapatid, huwag din natin kalimutan na itag yung mga mahal natin sa buhay. Alam ko, hinihintay nila yung pagtatag, yung pag-i-invite mo sa kanila, kapatid. At huwag na huwag mong kalimutan yung pangalan nila. I-type mo ngayon para makapanood din nila. Baka hindi sila nanonood ngayon, pero manonood sila pag-replace. Yan. Thank you, Lord. Sister Hansel Blancas, good evening po. Yan, sa ating mga kapatid dyan. Thank you, Jesus. Brother Bernie, good evening. Good evening po. Brother Efren Calomarde, yan. Thank you, Lord. Sister Noemi, Sister Kathleen, thank you, Lord. Brother Elmer, good evening. Salamat sa Panginoon. Brother Alan Limeta, good evening sa iyo, kapatid. Thank you, Lord. From Batasan, Pils yan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At yan, mga kapatid, awit muna po tayo sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Magpuri tayo. Ang kakantahin natin ngayon ay Only by Grace. Yan, sa ating Jesus Comfy Church yan. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. You became poor so I can be rich. Nothing compares to the love that you give. I won't be a fool rejecting this, 'cause it's amazing, what a wonderful gift. Yes, Sister Mira, good evening. Yeah, Brother Yuri, good evening. What a wonderful gift. Yes, Lord Jesus. Only by grace we are living, with freedom and peace, for our sins are forgiven. You're setting us free. Now my life has found meaning. Great blessings in you. I'll serve you, Lord Jesus, forever. Only by grace. Only by grace. The waves in the sea, that's never ending. Grace upon grace is coming after me. Your goodness and mercy surrounding me. Your grace is sufficient, it's running after me. Grace. Jesus.
It's a gift to receive. We just need to believe. Only by grace we are living with freedom and peace. For our sins are forgiven. You're setting us free. Now our life has found meaning. Great blessings in you. I'll serve you, Lord Jesus, forever. And now we are God's children, alive and made new. By His blood He redeemed us. Oh, that's great news. Let us give Him the honor, glory and praise. I'll serve you, Lord Jesus, forever. Only by grace. Thank you, Lord. Living po, Sister Lorna Avelino. Papa Herman, Papa Mia, living. Thank you, Jesus. Only by grace we are changing to be more like you. Transformed by the Spirit to glorify you. Yes, Lord. May I never boast of anything except of the cross of my Lord Jesus. Only by grace. Jesus. Only by grace. Kaya tayo nakakapaglingkod. Wala tayong maipagmamalaki. Kaya yan, salamat sa ating Panginoon na si Jesucristo. Patuloy niya tayong binibigyan ng grasya niya. At yan, salamat po sa ating mga kapatid na nagtatag. Salamat po sa maagang pagpasok. Sister Maureen Avelino, good evening po. Brother Cyril Serafica, si Sister Cynthia Serafica, Sister Daniela Serafica, Brother John. Janlo, yan. Thank you, Lord. Sister Marimel at sa Casimiro family, kala Tita Ami. Salamat po sa ating Panginoon. At yan, mga kapatid, kung kakapasok mo pa lamang dito sa gawain ng ating Panginoon, welcome na welcome ka dito sa ating OPM or online prayer meeting here at Jesus Comfy Cavite Page. Ako nga pala uli, si Brother JB ang inyong lingkod ngayong gabi, Mondays to Fridays, ang gawain ng ating Panginoon, 7 p.m. hanggang 8 p.m. lamang tayo. At yan, batiin din natin ang ating mga kapatid sa Canada, Sister Raquel Encarnacion, at sa inyong family, good evening po. Charity Mapalo, good evening po. Brother Twini, thank you, Lord. At sa ating mga kapatid dyan sa Nasugbo, Batangas, Brother Pure, Brother Mando, good evening po. Patuloy po kayo na mag-ingat, gabayan ng ating Panginoon. Thank you, Jesus. Yan, salamat din sa ating mga kapatid, si kala Tita MJ Napolitano, Sister Hannah, si Brother Joel Napolitano, good evening po sa inyong lahat dyan, kay Brother Ronel and Sister Kay Napoles. Salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta at sa pananalangin sa gawain ng ating Diyos. Thank you, Jesus. At yan, salamat din po sa ating mga international churches sa Chicago, sa Canada, sa Greece, sa California. Good evening po sa inyong lahat dyan. Stay safe and healthy. At yan, patuloy kayo na maging malakas dyan. At palalaksin kayo ng ating Panginoon. At yan, thank you, Lord. Thank you, Jesus. At yan, Brother Genesis Montoya, good evening sa iyo, kapatid. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. At yan, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bago ang lahat, mga kapatid, comfy break muna tayo sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Nagkakalaman, matutupasa dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Yan! Thank you, Lord! May Bible quiz din na naman tayo ngayong gabi, mga kapatid. At ang tanong dito ay, which of the following is not part of the armor of God? At ang sabi dito sa letter A, sa multiple choice, ay belt of truth. Letter B, shield of knowledge. Yan, letter C, sword of spirit. At letter D, helmet of salvation. At yan, mga kapatid. At ang hindi kasama dito sa
sa apat na ito ay ang letter B, Shield of Knowledge. Matatagpuan natin ang sagot dyan, yung mga, yung tatlo na naiwan sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. At yan, maganda, mabasa nyo din. At dito mga kapatid, ipinapakita dito ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay dahil inihahanda niya tayo sa mga laban natin sa buhay. Binibigyan niya tayo ng gear para manatili tayong nakatayo sa mga challenges o sa mga pagsubok sa ating buhay. At dito, shield of faith ang dapat at hindi shield of knowledge. At ang isa sa mga makakapagligtas sa atin, bakit? Hindi dahil sa ating mga kaalaman sa Diyos, lagi ka nang matatag. Ang nagpoprotekta sa atin ay ang ating pananampalataya at hindi tayo matatablan ng anumang kasinungalingan na gawa ng kaaway. Mananatili tayong protektado laban sa mga palaso ng kaaway. Ganun ang gusto ng ating Panginoon. Nakatago tayo lagi sa Kanya. At panigurado, kapag ganun ang ginawa natin, lagi tayong magtatagumpay sa bawat laban ng ating buhay. Yan ang ating coffee break. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nawala po ba yung audio natin, mga kapatid? Thank you, Lord. Salamat. Meron na daw. At yan, salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat sa ating coffee break. Kasi bakit? Kasi every week, may chance ka na manalo kapag lagi kang sumasagot sa ating coffee break. Kaya lagi niyong aabangan yan, kapatid. 5 o'clock pa lang ng hapon, lumalabas na yan. Kaya huwag mo rin kakalimutan, syempre, na mag-like sa ating page, mag-follow para kapag may mga ganong pinost agad, makakasagot ka agad. At yan, salamat sa mga tamang sagot. Salamat dahil sa Linggo, may electronic raffle tayo, may chance ka na manalo ng load, GCash, at higit sa lahat, ballpen notebook. Yan, para pang journal, di ba? Kaya salamat sa Panginoon at soon, marami pang papremyo ang ating Panginoon. Kaya lagi kang sumagot araw-araw, lagi mong abangan yung coffee break natin, kapatid. At yan, salamat sa Panginoon. At yan, kung kakapasok mo pa lamang dito, kapatid, nahuli ka ng konti kasi traffic, okay lang yan, kapatid. Welcome na welcome ka pa rin dito sa gawain ng ating Panginoon sa OPM, our online prayer meeting here at Jesus Comfy Cavite page. Kaya yan, maraming salamat. Mondays to Fridays, 7 p.m. hanggang 8 p.m. lamang tayo. Thank you, Jesus. Yan, salamat, Sister Encrasio Mori. Meron na po. Thank you, Lord. Tuloy-tuloy po sa akin, Brother John Lo. Thank you, Lord. Salamat. Si kaila Tita Lorna Avellino. Yan, thank you, Lord. Yan, salamat sa Panginoon. Kaya yan, mga kapatid, bago tayo magsimula sa ating series break, ang pag-uusapan pala natin ngayon ay Only by Grace. Thank you, Lord. Salamat. Ay inyong title ng kinanta natin kanina, tugmang-tugma sa title natin ngayon. At yan, mga kapatid, ihanda na po natin ang ating mga Bible, notebook, at higit sa lahat, ballpen, para magsusulat tayo habang nakikinig ng salita ng Panginoon. At higit sa lahat, kailangan ihanda din natin ang ating mga puso at ang ating mga tenga. Lagi nating alisin yung mga distraction sa ating mga paligid. Mamaya mo na gawin yan, mga kapatid. Kaya yan, thank you, Jesus. At yan, salamat. Mamaya, habang eto, mga kapatid, buksan nyo na po pala yung ating babasahin ngayong gabi sa Mateo chapter 20 verse 8 to 10. At yan, bago habang hinahanap nyo, mga kapatid, habang binubuklat nyo yung inyong mga Bible, kung nakalimutan mo or nalampasan mo yung online Sunday service natin nung Sunday, pwedeng-pwede kang bumalik sa ating page at higit sa lahat sa ating YouTube channel. Thank you, Lord! Kapatid, kaya kung hindi mo pa napapanood, pumunta ka sa YouTube channel ng Jesus Comfy. Huwag mong kalimutan na mag-subscribe, pindutin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na ating ilalabas. Good evening din po kay Sister Celine Rovilios, salamat sa Panginoon. At kay Sister Cheryl Resurrection, Brother Randy Resurrection, salamat sa Panginoon. Good evening sa iyo, kapatid. Thank you, Jesus. At yan, salamat din sa ating mga kapatid na patuloy na nagbibigay, ang ating mga faithful kingdom partners, nag-uumapaw na generosity
nila kahit na may mga struggle, may mga pagsubok sila sa buhay, may kakulangan man, may pandemic, patuloy silang nagsusupport sa gawain through giving. At yan, maraming salamat. Patuloy po namin kayong pinapanalangin na patuloy kayo na mag-harvest, maximum harvest sa inyong pagsuporta. At tanggapin nyo na ang siksik, liklig at umaapaw na pagpapala ng ating Panginoon. Kapatid, kung nabibless ka lagi sa gawain ng ating Panginoon, sa kanyang ministry, kapatid, we encourage you na maging part ka rin ng ating kingdom partner. Salamat sa Panginoon. Marami na pong paraan, mga kapatid, na makapagbigay through GCash, online na lang, BDO, yan. I-message lang natin ang ating page. Marami pong sasagot sa inyo dyan kung paano kayo makakapagbigay sa ating Panginoon. At ngayon pa lang, pagpalain na po kayo ng ating Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala mula sa langit. Hallelujah! Yan, mga kapatid, start na po tayo. Basahin na po natin ang Mateo chapter 20, verse 8 to 10. Salamat sa Panginoon. Yan, Sister Rivi Bilena, good evening po. Yan, sabi dito, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon, nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap din ng tig-isang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-isang salaping pilak. Manalangin tayo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa gabi na ito. Salamat sa makapangyarihan mong salita. Patuloy na ipaintindi mo ito, paunawa, magbigay ka ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa bawat isa. Puspusin mo po kami, Panginoon, ng iyong makapangyarihang banal na Espiritu, Panginoon. Lord, manahan ka sa aming kalagitnaan, Panginoon, at ikaw po ang maitaas ngayong gabi. Salamat, Panginoon, dahil inaalis mo na din po lahat ng mga distraction sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa bukas na puso na tatanggap sa mga salita mo. Salamat, Lord, sa malayang oras na ito. At lahat ng ito ay binabalik, tinataas namin sa iyo, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. At yan, mga kapatid. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay parables ni Jesus. At yan, salamat sa Panginoon. Napakaganda nitong kwento na to. At alam ko si Lord ang mangungusap at magbibigay ng karunungan sa bawat isa. At yan, mga kapatid. Pero bago tayo mag-umpisa, ayan, may tanong muna ako sa inyo. Ayan. May kakilala ka ba na laging late pumasok? Laging huli sa pasukan or sa office, yan, may kakilala ka ba? Pero wag mo nang i-type yung pangalan niya dyan. Laging late pumasok sa school, sa office, sa lalo na kapag may meet up kayo, di ba? May meeting kayo, may kakilala ka ba yan? Tapos kapag ang meeting nyo 7 o'clock, dumarating ng 8 o'clock. Bakit? Ay, dumarating ng 8 o'clock, kaya 8 o'clock na, nag-uumpisa na yung meeting. Yan, pakisabi naman kung ano yung nagiging dahilan nila, bakit sila nalilate. At yung iba pa nga, di ba, sinasabi, on the way na, OTW, sabihin, on the way na ako, papunta na ako dyan. Yun pala, on the water pa, naliligo pa lang, di ba? Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Marami po, sabi ni Brother Cyril, huwag mo nang banggitin, bro. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. At yung iba, sinasabi, pasakay pa lang. Yung pala, pasakay pa lang sa jeep. Yung kala natin, pababa na ng jeep, nandun na siya, hindi pala, no? Yung iba naman, nagbibihis pa lang. Di ba? Di ba? Kadalasan, ayaw natin nang may mga nalilate, tama? Ayaw natin na nalilate, amen? Mag-amen ka dyan para hindi halatang tayo. Kung sino pa malapit ba, siya palaging late, amen? Di ba? May mga ganun talaga. Baka nahuli ng gising, di ba? Yan, thank you, Lord. Basahin natin mga comment, malapit na daw. Yan, malapit na daw. Yung pala, malayo pa, di ba? At yan. Tapos, yung iba na late kasi minsan, may mga inuuna or na late ng gising, di ba? Nahuli ng reminders, yan, ganyan, yan, yun eh.
Tapos, ang masakit dito, mga kapatid, naranasan nyo na din ba na yung late na, nag-demand pa. Di ba? Oh, ganito yung meeting, alas 7. Tapos, pa-adjust na lang. 7:30, umpisa, nandyan na ako. May mga ganun, nagde-demand pa. Di ba, parang ang hirap naman nun. Parang hindi fair yata. Parang ang hirap naman nun, late ka na nga. Ikaw pa yung magde-demand? Grabe, ay meron eh. Pero ako bro, hindi. Early pa sa time, amen, maaga pa daw. Yan, maaga pa naman. Kala walang traffic sa EDSA, di ba? Kala walang traffic sa dadaanan. Kala, yan, thank you Lord. Maaga pa daw, yan. Kumbaga, yung late, eh, nagde-demand pa. Hindi fair, tama. Kumbaga, sa natural eh, may mga power na mag-demand. Yung mga naunang dumating, oh, late na yan, tapos na, tuloy natin, hindi pwedeng, ano, late, di ba? Kapag late, kung ano yung maabutan nyo na yun, di ba? Hindi pwedeng mag-a-adjust pa ba kami? Mag-a-adjust pa ba kami para sa'yo? Kumbaga, example, sa handaan, yan, para makuha natin, OTW na, thank you Lord, di ba? Sa handaan. Kapag nauuna ka, anong na-experience mo kapag nauuna ka sa handaan? Yan, anong nakikita mo doon? Yung isang prop namin late na niya, na-realize na prop namin siya. Thank you Lord, 'di ba? Thank you Jesus. At yan, 'di ba? Sa handaan, ano yung na-experience mo kapag nauuna ka? Yung tipong magpe-pray pa lang nandun ka na, nagsi-set up pa lang nandun ka na agad, 'di ba? Kaso 12 ang tanghalian, mga 10 nandun ka na. Diba? Kapag nauuna ka dun sa handaan, anong nangyayari? Nakikita mo lahat ng mga hinahanda. Tama? Pwede kang mamili. Ito, masarap to. Kakaluto lang nito. Makakapamili ka. Tama? Pero, nasubukan mo na din bang mahuli sa handaan? Yan. Late ka na sa handaan. Tapos, yung mga nauuna, nagbabalot na. Wala ka na talagang maaabutan nun. Tapos, yung nahuli, sasabihin, magre-reklamo pa. Bakit wala na yung gantong food? Wala nang Shanghai, ubus na agad. Wala na yung pritong manok, ubus na. Bakit ganun? Hindi ba ako pinagtabi? Nagreklamo pa, late na nga, di ba? Oh, bakit wala ba akong cakes dyan? Yung mga ganyan, wala bang souvenir? Eh, late ka na eh, wala na, di ba? Nagreklamo pa. At sa sistema ng mundo, eh, kasabihan, early bird catches early worm, di ba? And ang the best talaga, yung nauuna, ayun yung kasabihan ng mundo. At ito pa, daig ng maagap ang masipag. Bakit? Kasi kapag pupunta ka ng handaan, hindi ka pa nakakapag-BS. Hindi mo makakalimutan yung tinatawag nilang 8x11. Di ba? Ano yun yung 8x11? Plastic yun. Maagap siya. Di ba? Maagap kaya. Kailangan din, mauna ka dun sa handaan para makapagbalot ka. Pero hindi ganun, kapatid. Ang pamamaraan ng Diyos dito sa binasa natin. Gusto kong i-share sa inyo itong parable sa Mateo chapter 20. Yan, thank you Lord. Pero yung totoo, nakaupo lang sa bahay. Amen, nagre-relax pa, di ba? Itong Mateo chapter 20, yung parable na sinabi ni Lord, ito yung talinghaga patungkol sa mga manggagawa sa ubasan. Yung workers na hinar nung may-ari ng ubasan. At dito, background lang tayo sa story. Dito inihalin tulad ng Diyos ang kaharian ng langit dito. At dito yung may-ari, mga kapatid, ng ubasan, yung may-ari mismo, kumbaga presidente ng isang kumpanya, lumabas siya ng maagang maaga para kumuha ng manggagawa sa kanyang ubasan. At doon nakakita siya ng maraming tao at nagkasundo na papasahuri niya ng isang salaping pilak yung mga tao na nakita niya nung umagang-umaga. Sa maghapon, isang salaping pilak yung sahod doon. At doon, after niya na makakuha ng manggagawa, eh lumabas ulit siya. Sabi dito sa verse 3, mag-aalas 9 ng umaga. Ibig sabihin yung mga nauna, alas 6, tama? Or 7 or 8, ganun. Lumabas ulit siya na mag-aalas 9 ng umaga. At doon, nakakita na naman siya ng iba pang patayo-tayo sa palengke. Kumbaga, mga nakatambay ito. Walang ginagawa. Nakikipag-marites. Nakikipag-chismisan lang. Kinukwento yun. Ayun yun eh, yung sa palengke. Sinabi doon, anong ginagawa niya? Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Talagang in-invite sila. Wala kayong ginagawa dyan? Tara! Bibigyan ko kayong trabaho. Diba yun? Tapos, pinangakuan din, nung may-ari ng isang salaping pilak. At yun,
After nun, na-invite niya na yung alas 9, alas 10 ng umaga, nag-invite ulit siya. Naghanap ulit siya doon sa labas. Alas 12 ng tanghali, lumabas ulit siya. Alas 3 ng hapon. At ganun din yung ginawa niya. Pumanap siya ng maraming workers sa kanyang ubasan. Kasi baka malaki, ilang ektarya yung ubasan niya. Hindi kaya ng mga nandoon pa lang. Sige, hanap. Sige, han. Tapos lumabas ulit siya, alas 5 ng hapon. Kumbaga, ang lalayo ng agwat. Ang lalayo ng agwat ng oras, may umaagang maaga, alas 9, alas 12, alas 3, alas 5. At doon mga kapatid, sa kwento na yon, eh may makikita tayo na may mga similarity or pagkakapare-pareho. At dito, iisa lang yung may-ari ng ubasan, tama? Yung naghanap ng mga workers na manggagawa. Iisa lang din yung pinagtatrabahuhan nila, hindi iba-iba eh. Ubasan lang. Tandaan nyo mga kapatid, isa lang yung boss, isa lang yung ubasan na pinagtatrabahuhan nila, at lahat sila in-invite doon sa ubasan. Pare-parehas din silang pinangakuan ng sahod. Ng ilan? Isang salaping pilak. Pare-parehas ha, pero magkakaiba yung oras, tama? Magkakaiba yung pasok. Kaso, nung patapos na, nagkabigayan na ng sahod sa maghapon, and may nagreklamo. Sa tingin nyo, sino yung nagreklamo nung nagkakabigayan na ng sahod? Nauna kasi na sumahod yung mga nahuli. Yung kakapasok pa lang, pinapasahod na. Parehas din ang sahod nila. Hulaan nyo kung sino yung mga nagre-reklamo. Sabi dun sa kwento, mga kapatid, ang nagreklamo eh yung mga nauna. Kasi sabi dun sa kwento eh, kala nila mas mataas yung sahod nila kasi nauna sila dun eh. Eh, bakit kakapasok lang nun? Ganon din yung, ganon din yung binigay. Pinapakita dito, mga kapatid, sa kwento na to, pinapakita sa atin dito ng Diyos kung paano siya nagre-reward. Amen? Kung sinong gustong bigyan ng Diyos, bibigyan niya. Sabi mo sa katabi mo, kung sinong gustong bigyan ng Diyos, bibigyan niya. Amen? Walang makakapigil sa may-ari ng ubasan, tama? Eh, bakit mo akong worker lang kita, 'di ba? Worker lang kita, bakit mo ko tinatanong? Bakit ka nagrereklamo? Kapatid, doon sa mga nahuli, makikita natin dito ang grasya ng Panginoon. Sabi mo, grasya ng Panginoon, only by grace, kaya salamat sa Panginoon, 'di ba? At doon mga kapatid, ang title ng pag-uusapan natin ay only by grace. Ano ba yung grasya? Yan, ano ba yung grasya? Yung grasya yung hindi mo deserving pero binigay. Kumbaga, hindi katulad ng manggagawa, hindi nila deserving na magtrabaho sa ubasan. Bakit? Hindi sila skills eh. Kumbaga, hindi sila skilled. Wala silang alam dun eh, pero anong ginawa sa kanila? Binigyan sila ng trabaho. Diba? Lahat ng mga naikutan dun. At sabi pa nga dun, tinanong sila nung may-ari, bakit kayo patayo-tayo dito sa buong maghapon? Anong sabi? Wala po kasing magbibigay sa amin ng trabaho eh. Kumbaga, walang tiwala yung mga tao sa kanila. Eh baka kasi pinagchichismisan nila yon yung mga tao na yon. Kaya, ay, chismosa to, huwag natin bigyan trabaho. Sa palengke ah, pag pumunta ka ng palengke, magkakapera ka, magkakatrabaho ka, tama? Maraming pwede kang gawing trabaho dun sa palengke. Pero bakit hindi sila kinukuha? Baka may mga ginagawa silang hindi maganda. Tama? Doon, hindi na sila tinanong nung mag-uubas, nung may-ari ng ubasan, na anong mo, parang akin na resume mo. Diba? Akin na yung resume mo. Titingnan ko kung ano yung background mo. Hindi na sila tinanong eh. Ang ginawa sa kanila, inimbitahan, at dahil sa grasya ng Panginoon, nakapasok sila sa ubasan nung may-ari. At doon, pinapakita sa buhay natin, kapag tayo binibigyan ng Diyos, huwag na tayong magreklamo. Magpasalamat tayo dahil umpisa pa lang, wala naman tayo eh. Tama? Kung hindi dahil sa Panginoon, wala tayong ganito. Wala tayong cellphone, wala tayong trabaho, di ba? Lahat ay grasya lamang ng Panginoon. Lahat ay grasya lamang ng Panginoon. Trabaho, meron ka? Nung naalala ko nung nag-church ako, mga kapatid, bago pa lang ako, ang gusto ko lang naman ipag-pray over ni pastor yung motor ko. Kasi bago, sige, invite ako ng tita ko, in-invite ako eh. Tapos ang gusto ko lang din, umattend lang, parang papogi points, ay sama ko si Winnie, ganyan. Yan, ganyan, nagtrabaho, wala akong trabaho nun.
sabi ko, Lord, gusto kong trabaho. At yun, binigyan ako ng Lord. Kumbaga, hindi ko deserve eh. Tama, makasalanan akong tao. Marami akong pagkakamali, pagkukulang. Hindi ko deserve. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, grabe, nagkaroon ng trabaho si Brother JB. Amen? At yan, ganun din sa buhay niyo mga kapatid. Ngayon, di ba yung iba nga hindi deserve na makapasok sa 5-star hotel, makapasok doon, high school graduate lang eh. Sino mag-aakala na high school graduate? Lahat ng mga kasabayan niya doon, graduate ng 4 years. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, nakapasok yung kapatid natin na yon. Ganun din sa negosyo mo kapatid. Hindi ka magkakaroon ng negosyo kung hindi ka binigyan ng puhunan ng Panginoon. Tama? Hindi lalago yung negosyo mo kung hindi ka bibigyan ng big time client at mga big time reseller ng ating Panginoon. At lalo na to, lahat ng mga material na bagay na meron tayo, dahil yan sa grasya ng Panginoon. Yun ang Diyos natin. Kilala mo ba ang Diyos natin, mga kapatid? Siya si Jesucristo. Lahat binigay ng libre, walang bayad yan, kapatid. Balik tayo sa story, di ba? Yung iba, nagre-reklamo. Ganito kasi minsan eh. Kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, kapag nandun na tayo sa Panginoon, Lord, balik tayo sa story. Yung mga nauna nagreklamo, bakit? Kasi mas matagal silang nagtrabaho. Ganun din eh. Minsan nakikita natin to sa paligid natin. Lord, ang tagal ko nang nagsiserve sa'yo, ang tagal ko nang umaawit, sumasayaw, ang tagal ko nang nagsishare ng word, naglilinis ako ng church, inaano ko yung flooring. Bakit? Ganun. Yung iba yung nabibless. Yung tao kasi, feeling entitled, tama? Ang totoo, hindi naman sila magkakaroon nun eh. Nung mga bagay na meron sila, kung hindi dahil sa Diyos, ganun din sa manggagawa. Hindi sila magkakaroon ng trabaho, kundi sila hinar ng may-ari ng ubasan. Wala silang trabaho, patayo-tayo pa rin sila dun. Ganun din sa buhay natin, mga kapatid. Wala naman tayo, pero bigla na lang tayong binless ng Diyos. Tapos, nagre-reklamo pa tayo, Lord, bakit ito lang yung trabaho na meron ako? Bakit hindi pa supervisor, manager? Naranasan mo na ba na magreklamo sa Diyos after na i-bless ka niya? Kapatid, sabi dito sa verse 6 na mag-aalas 5 na ng hapon, sila'y lumabas muli at nakakita pa ng iba pang wala ring ginagawa. At yun, patayo-tayo nga sa palengke at lahat sila na imbitahan. Katulad ng mga manggagawa, iniimbitahan sila ng may-ari ng ubasan para magtrabaho doon at kumita ng pera. Nakatayo lang sila maghapon sa palengke, ikaw nanonood ka. Hindi natin masagot tong tanong na to, na bakit ba ako nabubuhay? Ano bang purpose ng buhay ko dito? Magtatrabaho na lang ba ako? Magne-negosyo na lang ba ako? Pasok, uwi, mag-aaral na lang ba ako? Ngayon, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para makita natin yung kahulugan ng buhay natin. Amen? Dahil yun sa grasya ng ating Panginoon, kapatid. Yung iba gusto maging teachers, di ba? Yan, makakagraduate na. It's only by grace of God. Yung iba, ilang years na lang, 2 years, magiging teachers na. Yung iba naman, magiging engineer na. Thank you, Lord. At yung iba naman, naging supervisor na. Dining supervisor, hindi niya deserve, pero salamat sa Panginoon. Dahil sa grasya, sumusunod siya sa Panginoon. Supervisor na siya, nagte-training na siya ngayon. Yung iba naman, manager na. Lahat ng yun, di ba? Kumbaga, nagkaroon ng passion. Dahil yun, sa grasya ng ating Panginoon. Kaya kapatid, gusto kong i-share sa inyo to. At yung una, mga kapatid, only by grace, dahil sa grasya ng Panginoon, kung bakit tayo nakakapag-serve. Balik tayo sa story. Di ba, mga kapatid, nasa labas sila, binigyan sila ng trabaho dahil gusto ng may-ari na magkatrabaho sila. Mag-serve sila dun sa ubasan. Ganun din, mga kapatid, sa buhay natin. Gusto ng Diyos na mag-serve tayo sa Kanya. Kahit na hindi natin deserve, hindi tayo karapat-dapat, dahil sa grasya ng Panginoon, tayo'y nakakapaglingkod ngayon. Tayo'y nakakapagbahagi ng mabuting balita. Tayo ay nandito ngayon dahil pinili tayo ng Panginoon. Dahil yun sa grasya niya. At sabi nga sa 1 Peter 2:9,
Ngunit kayo ay isang lahing pinili. Amen? Pinili kayo ng Diyos, kapatid. Mga maharlikang pare, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo, kapatid. Tinawag ka ng Diyos mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Sa ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, lagi siyang may grasya. Amen? Huwag nating tanungin ng Diyos kung bakit yung iba hindi naglilingkod pero pinagpapala. Huwag nating tatanungin ng Diyos, Lord, ang dami ko ng pagod sa iyo, bakit ito lang? Siya nga hindi naglilingkod pero blessed na blessed yung buhay niya. Mamalaki yung bahay, maganda yung trabaho, hindi nagkukulang sa financial. Sa paglilingkod mo sa Diyos, kapatid, may ibibigay siya na reward para sa iyo. Iba-iba tayo, kapatid, ng oras. Gusto ng Diyos na maranasan mo yung grasya niya. Gusto ng Lord, siya mismo yung magre-reward sa iyo. Hindi yung sarili mo ang magre-reward sa iyo, kapatid. Ayaw ng Lord yun. Mas masarap kapag ang Diyos ang nag-reward sa atin, kapatid. Kaya anong gagawin natin? Habang naglilingkod tayo, hintayin mo lang, kapatid, lagi mong tatandaan. Yung paglilingkod mo sa Diyos, it's only by grace. Kaya, kung ikaw nag-uumpisa ka pa lang sa paglilingkod mo, hindi yan issue eh. Si Lord, nagbibigay yan eh. Kung bago ka pa lang, kaya kang pagpalain bigla ni Lord. Kaya kang i-bless kagad ni Lord. Wala kang trabaho, nag-uumpisa ka pa lang na maglingkod sa Kanya, bibigyan Kanya ng trabaho para makasunod ka ng makasunod, makapaglingkod ka ng makapaglingkod. Mas masarap kayang maglingkod sa Panginoon pagpatuloy Kanyang binibless, tama? At nararanasan mo yung blessing niya. Kasi bakit? Naglilingkod ako sa Diyos. Hindi dahil sa gusto ko, hindi dahil sa sarili kong kakayahan, dahil sa grasya lamang ng ating Panginoon. Kapatid, magbibigay ng reward sa iyo ang Diyos. Hintayin mo lang. Kapag ang iniisip natin lagi, grasya lang ng Diyos kung bakit ako nakakapaglingkod. Ano man ang dumating, magpapasalamat ako. Dapat ayun yung maging mindset natin para hindi ka magreklamo na, bakit eto, siya meron, ako wala. Mas maganda yung buhay niya, naglilingkod. Hindi. Lagi mong iisipin, kaya ako nandito, kung bakit ako nakakapaglingkod, dahil sa grasya ng ating Panginoon. Ang totoo, kapatid, hindi naman tayo binigyan eh. Binigyan, wala. Kung hindi tayo binigyan, wala tayo. Tama? Kung hindi ka binigyan ng trabaho ni Lord, wala ka dyan. Kung hindi ka binigyan ng negosyo, wala ka dyan. Kaya kung hindi pa dumadating yung blessing sa'yo, kapatid, okay lang. Dahil lahat ay galing sa Panginoon. Grasya lang. Lahat ng Panginoon. At sa ating paglilingkod, huwag tayong huminto. Magpatuloy tayo, magre-reward ang Panginoon, walang nasasayang sa pagsiserve mo sa Panginoon. Kahit may pagsubok ka, may kakulangan ka, may pinagdadaanan kang sakit, mag-serve ka sa Panginoon. Only by grace, pagagalingin ka niya. Only by grace, ibibigay niya lahat ng pangangailangan mo kahit na wala kang trabaho, babayaran niya lahat ng bills mo, magpapadala siya ng uwak. Di ba? Thank you, Lord. At hindi lang yan, mga kapatid. Sa ating paglilingkod, ibibless ka ng Lord. At sabi dito sa Deuteronomy 8, verse 7 to 18, kaya nga, wag na wag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas. Yan. Post lang tayo doon, mga kapatid. Kung anong meron ka ngayon, magandang trabaho, promotion, wag na wag mong iisipin na dahil sa'yo, kaya nandyan ka. Dahil malago yung negosyo mo, dahil sa'yo, dahil magaling ka. Wag na wag mong iisipin yun. Mali yun. Ito yung sabi ng Diyos. Subalit, sa verse 18, alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo. Amen? Anong sabi? Lagi nating aalalahanin ng Diyos kung anong meron tayo. Maliit pa lamang yan hanggang sa lumaki. Lagi mong aalalahanin ng Diyos. Bakit? Dahil bakit? Marami pa siyang pagpapalang nakahanda sa iyo. Ayaw ni Lord na mas takap ka lang sa maliit na pagpapala. Gusto ng Lord na maranasan mo yung malaking pagpapala. At sabi doon, sa John 15:1, ako ang tunay na ubas, ako ang puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. At yan, salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. At yan, mga kapatid, alam nyo sa pagsiserve natin, nung nag-uumpisa ka pa lang na mag-serve, may mga pangako kang narinig sa Panginoon, kaya patuloy ka na nag-serve. Pakisagot naman dyan, amen, amen. Diba? Nung naglilingkod ka sa Panginoon, nakarinig ka.
ng pangako ng Diyos na bibigyan kita ng trabaho, palalaguin ko yung pamilya mo, bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kaya ikaw, serve ka ng serve. Only by grace of God, di ba? Kaya talagang salamat sa Panginoon. At sabi dito, mga kapatid, sa Hebreo chapter 10 verse 23, magpakatatag kayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Kapatid, kapag nangako ang Diyos, hindi siya tulad ng tao. Kapag sinabi kasi sa iyo ng tao, bibigyan kita ng magandang buhay, magandang lahi, magandang bahay, kotse, eh naniniwala ka agad tayo eh. Anong nangyayari kapag nahuli tayo nun? Mawawala pag hindi natupad. Di ba? Masasaktan tayo. Pero kapag ang Diyos ang nangako sa'yo, kapatid, sigurado, may pangako ba sa'yo ang Diyos na magkakaanak ka? Kahit na imposible na sinasabi ng mga doktor, pag sinabi ng doktor, ng Diyos na magkakaanak ka, magkakaanak ka. Kapag sinabi ng Diyos sa'yo, gagaling ka sa stage 3 cancer mo. Stage 4 man yan, pagagalingin kita. Kapatid, maglingkod ka lang sa Diyos. May pangako siya sa'yo. Only by grace, kapatid. Kapag naglilingkod ka, lagi mong aalalahanin. Grasya lamang ng Diyos. At yan, sa mga pangako niya, grasya lang din ng Diyos lahat yan, kapatid. Tuto pa rin ng Diyos ang lahat ng kanyang pinangako sa'yo. Kaya huwag kang manghihina. Huwag kang susuko, huwag kang aalis doon sa ubasan, sa presensya ng Diyos, kapatid. Ganun din sa buhay natin. Kailangan maranasan natin yun eh, yung paglilingkod. At sa paglilingkod natin, nakakarinig tayo ng mga pangako ng Diyos. At di ba, maaalala nyo, balik tayo sa story. Di ba, nung in-invite sila, nung may-ari ng ubasan, anong ginawa sa kanila? Pinangakuan sila na may sahod. Tama, pinangakuan na may pilak, ganyan. Salamat sa Panginoon. At nung pinangakuan sila, anong ginawa nila? Pumunta kagad sila sa ubasan at nagtiwala kagad sila doon kasi papasahurin sila. At doon, mga kapatid, alam ninyo sa parable na ito, tunay na grasya lang ng Diyos ang lahat. Amen? Grasya lang ng Diyos kung bakit tayo nakakapaglingkod. Grasya lang ng Diyos na may mga pangako tayong pinangahawakan. Grasya lamang ng Diyos kung bakit tayo may mga pagpapalang tinatanggap. Lahat ng meron tayong tinatamasa ngayon ay dahil sa grasya ng ating Panginoon. Only by grace. Kaya alam nyo mga kapatid, grasyang kaloob. Bakit ba nila tinanggap yung trabaho na binigay ng may-ari ng ubasan? Deserve ba nila yon? Hindi eh. Dahil ba skilled sila, talented sila? Hindi. Nakatayo lang sila sa labas ng palengke. Walang direksyon yung buhay nila eh. Natanggap nila ang paglilingkod, yung trabaho, pinangakuan sila na bibigyan sila ng salapi, pagpapalain sila dahil mismo yung may-ari ng ubasan ang lumapit sa kanila. Alam ninyo mga kapatid kung sino pinapakita dito, kung sino yung lumapit na may-ari ng ubasan sa atin. Si Jesus yun, mga kapatid. Sabi doon sa John 15:1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang siyang tagapag-alaga. Si Jesus ang daan, katotohanan at ang buhay. Alam ninyo, mga kapatid, para matanggap natin ito, kailangan magpakumbaba tayo. Tanggapin natin si Jesus sa buhay natin. Lumapit ngayon tayo sa Diyos. Kapatid, ang totoo, yung may-ari ng ubasan, lumapit eh. Sa mga tao na walang patutunguhan ng buhay, ganun din sa buhay natin. Lumalapit ngayon ang Diyos sa atin. Bumaba siya mula sa langit dito sa lupa para tawagin ka, i-invite ka, gumagamit siya ng tao para magkaroon ng direksyon yung buhay mo. Lahat tayo walang direksyon ng buhay, tama? Hindi natin alam kung saan ang patungo natin. Pero nung naimbitahan tayo sa church, naimbitahan tayo sa gawain na ganito, nakita na natin yung mga pangako ng Diyos. Maglilingkod ako sa Diyos dahil sa grasa niya, marami siyang pangako sa akin, pagpapalain niya ako. Kapatid, ngayon, nangungusap sa atin ang Panginoon. Gusto ng Diyos na magpakumbaba ka sa kanyang harapan at tanggapin mo siya sa buhay mo. Libre lang, kapatid, yung ibibigay
ini-invite ka ngayon ng Panginoon, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan kung sasabayan mo lamang ako sa panalangin. Iyuko mo yung ulo mo, ipikit mo yung mata mo, sabihin mo lang, Panginoong Jesus. Sige, huwag kang mahiya sa katabi mo, sabihin mo lang, Panginoong Jesus. Isa akong makasalanan. Isa akong maraming pagkukulang na tao sa iyong harapan. Panginoon, pinagsisisihan ko na ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso, ang aking buhay, Panginoon. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad mo at sa buhay na walang hanggan sa langit kasama ka. Sa pangalan ni Jesus. Kapatid, kung sumabay ka sa panalangin, congratulations! Pinapapasok ka na ng Diyos sa kanyang kaharian. Salamat sa Panginoon dahil yung pangalan mo nakasulat na sa aklat ng buhay at may buhay na walang hanggan ka na. Kaya yan mga kapatid, congratulations sa'yo. Salamat sa pagsabay mo sa panalangin ngayong gabi. In 5 minutes, tapos na tayo. At samahin niyo ulit ako sa panalangin. Hingin natin ang gabay, presensya ng Panginoon. Dahil sa kanyang grasya, matatagpuan natin ang tunay na pagpapala mula sa kanya. Kaya yan, umasa tayo, nasasagot ang Diyos ngayong gabi. Kaya manalangin ulit tayo mga kapatid. Thank you Jesus. Hallelujah. Ama naming Diyos sa langit, salamat po sa gabi na ito. Salamat Panginoon sa pagpapala na salita na mula sa iyo. Salamat Panginoon dahil sa iyong grasya kami nakakapaglingkod. Dahil sa iyong grasya kami ay may mga panghako na tinatanggap at pinangahawakan. Salamat Panginoon dahil sa iyong grasya patuloy kaming pinagpapala. Kaya Panginoon, ngayong gabi, patuloy kami na dumudulog sa iyong trono. Patuloy na humihingi, Panginoon, ng grasya, habag, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, Panginoon. Patuloy kami na nananalangin, Panginoon, sa mga kapatid namin, Panginoon, na nakakaranas ng sakit, cancer, disease, leukemia, Panginoon, sakit sa balat, Panginoon, matagal na nasa katawan nila. Sa pangalan ni Jesus, Lord, pagalingin mo sila, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na si Jesucristo, ang dakilang manggagamot na kayang gumawa ng mga miracles, Lord, mga milagro na imposible sa aming paningin. Lahat ay posible sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat din po sa gabi na ito dahil ikaw ang magbibigay ng provision para sa mga kapatid namin na ito. Ikaw ang magbibigay ng pang-maintenance, pang-dialysis, Panginoon, na 10,000 a week, Lord, in Jesus' name, napakalaking pera nun. Pero salamat, Lord. Ikaw ang may-ari ng ubasan, Lord. Ikaw ang mayaman, Panginoon. Ikaw yung umabot sa amin, Panginoon. Ikaw yung Diyos na lumapit. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa mga pagpapala na ibibigay mo, financial, 100,000 man yung bills nila, Lord, sa ospital. Lord, kalahating million pa yan, in Jesus' name, kaya mong bayaran lahat ng yan, Panginoon. At dalangin namin, kapayapaan din ang ipagkaloob mo sa kanila, Panginoon. Alisin mo yung takot, Lord, yung pagdududa, yung pagrereklamo, Lord, sa kanilang mga isipan, Lord. Lord, bigyan mo sila ng kapayapaan. Bigyan mo sila ng kagalakan na maglingkod sa iyo dahil sa grasya mo, Panginoon. Patuloy na panghawakan nila yung pangakong kagalingan na mula sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw din ang magpala sa mga kamag-anak nila, Panginoon. Ikaw ang magbigay, Lord, ng kalakasan na mag-alaga sa kanila, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, masaganang angit para sa kanila, Panginoon, yung paglilingkod nila kahit na may mga nararamdaman silang sakit, Lord. Hindi nasasayang lahat ng iyon dahil sa grasya mo. Kita mo ang lahat, Panginoon. Hindi ka natutulog na Diyos, Panginoon. Lagi kang nakatingin sa iyong mga anak. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa kagalingan na ibinigay mo na sa kanila. At dalangin din namin sa mga estudyante, Panginoon, na pag-graduate na. Salamat sa 4 na taon, 5 taon man silang nag-aral. Salamat sa provision
sa pang-tuition sa kanila, Panginoon. Hindi sila kailanman nagkulang. Hindi sila kailanman huminto ng pag-aaral dahil sa bayarin na yan, Lord, dahil binigay mo ang kanilang pangangailangan, lalo na sa mga projects. Binigyan mo sila ng bagong laptop, Lord. Salamat, Lord, dahil makakapagturo na sila sa mga eskwelahan, Lord. Salamat, Lord, at makakapagtapos na sila ng pag-aaral dahil lahat ng yon sa grasya mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Salamat. Ano man ang mga pagsubok dumating sa mga kapatid ko, patuloy mo silang gabayan. Patuloy mo silang samahan. Bigyan mo sila lagi, Lord, ng habag. Bigyan mo sila lagi, Lord, ng karunungan sa lahat ng desisyon ng kanilang buhay, Panginoon. Ikaw ang patuloy na manguna. Ano man ang harapin nila, Panginoon, magtatagumpay sila, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang nagmamay-ari ng langit at lupa. Kaya, Panginoon, dahil sa iyong grasya, naririto kami. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa aming mga pagsagot sa aming mga panalangin. At ngayon, tinatanggap na namin ito, Panginoon. At lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba't pagdakila, itinataas namin at ibinabalik tanging sa iyo lamang, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Antayin natin ang sagot ng ating Diyos at sigurado sasagot siya dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos na may-ari ng langit at lupa. Kaya yan, maraming salamat sa panonood nyo ngayong gabi, mga kapatid. Salamat sa Diyos at binigyan niya na tayo ng buhay na walang hanggan. Libre lang yan, ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya thank you, Lord, sa mga buhay nyo. At yan, mga kapatid, ini-invite ko nga po pala kayo sa June 12. Yan, thank you, Lord. Sa Fudafari, 9 o'clock tayo ng umaga. Sabay-sabay tayong magpuri. Physical gathering na naman, Panginoon, sa ating Panginoon. Kaya yan, kapatid, kung hindi ka pa nakakapagpa-register, magpa-register ka na kay Mami A, Mami Adriana Rusit. At yan, salamat sa Panginoon. At kung bago ka lang dito, kapatid, ini-invite din kita, dalangin ko na magkita tayo sa June 12, Araw ng Kalayaan. Tama, amen. Thank you, Jesus. At yan, mga kapatid, salamat din sa ating mga kapatid, sa mga ministries. At yan, thank you, Lord. Meron tayong WOW, men's, women's, youth. Thank you, Lord. Worship team. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Marami tayong ministry. Kaya kung wala ka pang kinabibilang ng ministry, kapatid, mag-join ka na. Mag-message ka lamang sa ating FB page, sa Jesus Compi Cavite page. At sigurado may mag-entertain sa'yo. Nandyan ang ating mga kapatid para makasama mo. Kaya yan, mga kapatid, salamat sa Diyos. Kung sumabay ka kanina sa panalangin, congratulations. Tinawag ka ng anak ng Diyos. Kaya sabay-sabay tayong ideklara ang I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, power is in you. Messiah, yan ang ating Panginoon. Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Yan ang ating Panginoon na si Jesu Cristo. Kaya yan, thank you, Lord, sa panonood nyo, mga kapatid. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo. God bless everyone. See you again.